Magandang umaga, narito na mga unang balitang hatid ng GMA Integrated News. Nabulabog ang pagtulog ng ilang taga-barangay NBBS Kaunlaran sa Nabotas dahil sa ammonia leak sa isang planta ng tube ice doon. May unang balita live si James Agustin. James. Susan, good morning. Iimbestigahan pa ng Bureau of Fire Protection yung naging sanhi ng ammonia leak sa isang planta ng yelo. Dito po yan sa Navotas. Agad naman na isara yung valve sa compressor room kung saan natukoy ng mga otoridad na nagsimula yung leak. Pinalikas sa mga empleyado ng isang planta ng tube ice sa barangay NBBS Kaunlaran, Navotas City matapos magka-ammonia leak bago maghating gabi. Hindi na rin muna pinadaanan sa mga motorista ang bahagi ng North Bay Boulevard. Bigla kaming pinalabas ng BP kasi namamoy na sa labas eh. Yung iba nagkakarga ng yelo sa truck. Kasi iba tulog kasi palitan sila ng trabaho diyan eh. Pero kumusta lahat? Yung iba ginising kaya ginising pinalabas. Medyo may nag-flow lang na fume dun sa may compressor na banda. Sa may discharge part na ng compressor. Sa tagal na rin ng machine, baka sa kaka-vibrate, lumabas pa yung may sumingaw. Ayon sa Navotas CDRMO, nakalabas naman ang 12 empleyado at 3 nilang kaanak na tumutuloy sa planta. Wala namang kinailangan dalhin sa ospital. Agad din nakaresponde ang mga tauhan ng Bureau of Fire Protection. 12:10 a.m. na maisara ang compressor discharge valve. Sa inisyal na imbisigasyon, nagkaroon ng ammonia leak sa compressor room. Iniimbisigahan pa raw ng BFP ang sanhi nito. We will be looking out dun sa preventive maintenance nila, logbook, dun sa pag-change nila ng kanilang mga filters, ammonia filters, and like dun sa piping nila, yung pag-replace nila ng mga bolts. Kasi syempre, if there is too much pressure dun sa pipes, merong vibration, and then nagko-corrosive din yung ammonia. So the tendency really is merong wear and tear ka agad dun sa mga joints na yun. Habang isinasagawa ang imbisigasyon, pansamantala munang ipinasara ng LGU yung planta ng yelo. Magko-comply na naman ho sila dun sa mga requirements para masiguro ho na kung mag-operate sila, safe po yung ating environment. Hindi ito ang unang pagkakataon na nagkaroon ng ammonia leak sa lungsod. Noong nakaraang buwan, may nangyari ring ammonia leak na nagdulot pa ng sunog sa isang cold storage facility sa barangay NBBN. Mahigit 20 residente noon ang isinugod sa ospital matapos mahirapang huminga at may isang nasawi. Dahil sa pangyayari, masihigpitan daw ng LGU ang pag-iinspeksyon sa 26 na planta at cold storage facility. Kada buwan na raw ito isasagawa. Ang gagawin po natin dito ay yung stricto na monitoring at implementation po ng mga safety codes. Ito ho ba mga planta ay nagkaroon ng safety inspection? Itong planta ho ba ay may preventive maintenance? We shall be having a very strict inspection again of all these industries using ammonia. Samantala, Susan, tulad na nakikita nyo, nakakordon na itong harapan mismo ng planta ng yelo kung saan nga nangyari yung ammonia leak kanina. At hindi pinapayagan yung mga empleyado na makabalik dyan ng mga tauhan ng Bureau of Fire Protection. Ngayong umaga po, muling babalik dito yung mga kinatawan ng LGU, particular yung mga taga BPLO, maging ang Bureau of Fire Protection, para sa pagpapatuloy na sinasagawa nilang investigasyon. Yan ang unang balita mula rito sa Navotas City. Ako po si James Agustin para sa GMA Integrated News. Igan, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa unang hirit at iba pang award-winning news ka sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. At sa mga kapuso abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.